Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Carlo Mikael I. Mungaya, Assistant Professor sa University of the Philippines Diliman, Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas o yung UP DFPP. Nagtuturo ako ng mga subject sa Philippine Studies o Araling Pilipino, wika at panitikan, no, ng Pilipinas. Isa rin akong tubong Cebuano. May mitong pinapakalat ang mga loyalista ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr. na limitado lamang ang paglaban sa diktadura sa isang maingay na minorya sa Maynila. Pero sa katunayan, maraming bahagi ng bansa, no, ay sentro rin ng protesta laban sa malagim, no, na panahon ng pagharing militar. Well, actually, hindi na ito masyado alam, no, ng marami sa mga mas nakakabatang henerasyon, no, pero ang Cebu, isang mahalagang sentro ng kalakalan, edukasyon at mass media sa Visayas, ay kilala noon, no, sa kasaysayan bilang anti-Marcos country. No, actually, taong 1987, ako ay pinanganak sa Cebu City, hindi ko na inabutan, no, yung martial law. Pero ang mga magulang ko sa panahon ng kanilang kabataan ay naging bahagi ng mga pagkilos, no, na lumaban sa diktadura. At isa ito sa mga rason na nagtulak sa akin na magsaliksik hinggil sa mga kilusan at mga pakikibakang bayan, no, na lumaban sa pang-aabuso at korupsyon, no, ng diktadurang Marcos doon sa Cebu. Nang ipinataw ni Marcos ang batas militar, naging kabilang ang mga Cebuano sa mahigit 70,000 katao na inaresto at ibinilanggo ni Marcos. Anyan, no? So, sa kanyang pag-aalala sa panahong iyon, isinalaysay ni Demokrito Barcenas, dating vice mayor, no, at leader ng oposisyon sa Karkar, no, isang town in southern Cebu, na nakita niya ang ilang kilalang aktivista, mamahayag at personalidad ng opposition, no, sa himpilan ng Philippine Cosabilaris sa Osmeña Boulevard, no. Ginakip kasi yon si Attorney Barcenas that time, no. So kabilang sa mga ibinilanggo ang mga scholar at manunulat na sina Rizal Mujares, si Mike Inclino, si George Flores, isang leader manggagawa, at mga leader estudyante tulad ni na Antonio Concepcion, Melvi Francisco at Menrado Paredes. Mababasa ang mga alaala ni Barcenas sa kaniyang koleksyon ng mga sanaysay na inilathala bilang librong Never Again noong 2019. Bakit may mga ibinilanggong mga Cebuano, no? Dahil ang Cebu, no, gaya ng nabanggit ko kanina, tulad ng iba pang mga lugar sa Pilipinas, ito ay naging sentro ng aktivismo ng kabataan at pakikibaka ng mamamayan para sa nasyonalismo, demokrasya at hustisyang panlipunan, no, in the 1960s around sa mga unang taon, no, ng dekada 70, 1970s, no. Panahon ito ng lumalalim na krisis ng isang ekonomiyang kontrolado ng dayuhan, atrasado, agraryo, palaasa sa import, no, at nakatuon sa export, no, at unti-unting napupukaw sa panahong iyon ang taumbayan, no, na kailangang baguhin ang sistema. Ayon kay Menrado Paredes, no, at that time he was a member of the Samahang Demokratiko ng Kabataan or the SDK in Cebu, no, now he's a retired RTC judge, no, doon. Naging aktibo ang kanyang organization, yung SDK, pati yung Kabataang Makabayan or KM, at iba pang mga grupo ng aktivista sa mga universidad at kolehiyo sa Cebu. They organize mga students, no, sa iba't ibang mga issues, no, tulad ng paglaban sa pagtaas ng tuition, panawagan para pabutihin yung mga bulok ng mga school facilities, ang pagtutol sa mga mapanupil na mga patakaran sa loob ng mga paaralan, no, yung binabawalan yung pagpapahayag na kanilang saloobin, yung censorship sa mga school papers, yung panghigpit sa karapatan na mag-organize, no, within the campus, no. Binuo nila yung mga malalawak na mga alyansa para harapin ang mga isyu ito. Isa sa mga tampok dyan, halimbawa, yung Consolidation for Reforms of the Youth o yung CRY, CRY, no, na pinangunahan ng SDK. Ginawang daluyan, no, ng mga student activists at that time, yung mga student councils and student publications para sa paglaganap ng progresibong kaisipan at pagsasagawa ng mga militanteng pagkilos, mga paglarali, ganyan.
pinataas nila ang pampulitikang kamulatan ng mga mag-aaral at kabataan sa pamamagitan ng mga pag-aaral at paghimok sa kanila na pumunta sa mga komunidad ng mga urban poor, mga manggagawa, mga magsasaka at iba pang marginalized na mga sectors upang makibahagi sa kanilang hikahos na kalagayan at mga pakikibaka para sa kanilang mga karapatan at kagalingan. No, so, hindi lang yun sa Cebu, no? Isa itong pambansa at pandaigdigang phenomenon. 1961 pa lamang tumindig yung mga students ng UP laban sa red tagging na binulabog nila. No, these were 5,000 students marching to Batasan. Binulabog nila yung isang hearing ng Congressional Committee on Anti-Filipino Activities. At that time, nagpapasimuno sila ng witch hunting against mga UP professors na inaakusahan ng mga komunista daw. No? 1964, itinatag yung kabataang makabayan, no, sa paniniwalang di na sapat na tumindig na lang sila for student power, no, yung academic freedom, intellectual discourse, and students' rights. Para sa kanila, dapat pakilusin, organisahin, pukawin ng mga manggagawa, mga magsasaka, iba pang mga aping mamamayan upang baguhin ang lipunan. Dapat kumilos sila, no, upang ibagsak ang mga panlipunang istruktura, no, systemic structures na siyang, para sa kanila, no, ito yung ugat ng krisis at kahirapan. No, yung lagi nating narinig sa mga rally, no, yung imperialismo, feudalismo, burokrata-kapitalismo, ayan, ibagsak. No? Nariyan yung paglitaw at that time ng isang pandigdigang anti-war movement bilang tugon, no, sa gerang agresyon. That time, the US was invading Vietnam. No? Ibinunsod nito ang paglitaw ng marami pang mga social movements, no, for gender equality, queer, no, civil rights, environmental movements, and other, no, na mga social issues. No? Maging sa socialist na bloc, no, sa China, ikinasa yung tinatawag at that time, no, yung dakilang proletaryong rebolusyong pagkultura. Milyon-milyong mga manggagawa, magsasaka at mga kabataan, kumilos sila at that time upang labanan yung pagpapanumbalik ng kapitalismo sa isang socialistang bansa. Di natin yung topic ngayon, no, but nabigo yun sila. No? Now, 1970, ito yung time na sumabog yung tinatawag na first quarter storm, no, o yung sigwa. No? Ang sigwa ng 1970. No, during that time, naging isto lang pugad ng aktivismo ang mga universities sa Cebu, tulad ng Cebu Institute of Technology, CIT. Ngayon, CITU na yan, university na siya. No, University of the Visayas, yung Southwestern University, University of San Carlos, at saka yung Colegio de San Jose Recoletos. No, ngayon, USJR na yan, university rin. No, maalalang ang FQS, ang seryeng, mga seryeng ngayon, no, ng mga dambuhalang protesta na sumabog sa unang tatlong buwan ng 1970. Tawag noon ni Rizal Mujares, no? Ito yung the year of protest, no? Si Rizal Mujares, alam natin ngayon, ano yan, no? Isa siyang national artist for literature, no? Pambansang alagad ng sining para sa panitikan, no? But at that time, he was still a new instructor sa USC at isang periodista, no? At yun na nga, dinescribe niya yung mga rally doon, no? The year of the protest, no, in his reportage, no, tungkol sa sunod-sunod nga na mga protesta sa doon sa Cebu. But at the same time, matindi rin yung reaction, no, ng mga authorities, no, sa paglawak ng protest movement and activism, no. Tinitiktikan ang mga activists, no, ng Philippine Constabulary, no, kasi nga tinatawag nila yung mga org nila, yung SDK, yung KM, na mga Communist Terrorist Front Organizations, no, para katulad ngayon, no. May ilang mga universidad ding na nagsuspend at yun yung mga ilang mga kilalang mga student activists and student leaders na expulsion sila from their schools, no. At noong October 22, 1970, binaril patay ng mga otoridad, no, yung 17 taon na si Ramon Duong, no, isang protesta sa harap ng CIT. Noong Marso 1971 naman, pinatay baril ulit, no, yung isa pang estudyante na si Edgar Ebesa, no, he was from CSJR, no, Colegio de San Jose Recoletos. Ngunit nagmumula rin sa iba pang lugar, no, yung mga sentimentong anti-Marcos sa Cebu. No, maalalang at that time, ang dominanteng angkang pampolitika in the province, no, at in Cebu City also, ay yung mga Osmeña, no. Sa post-war period, si Serhing Osmeña Jr., he was the son of Sergio Osmeña Sr., no, who was president during the Commonwealth time. Tinuturing siya na political kingpin, no, doon sa Cebu. In 1969, this was the national elections,
hinamon ni Serhing Osmeña si Ferdinand Marcos Sr. sa pagka-presidente, no? Kasi nga tumakbo si Marcos for a second term, no? Natalo si Osmeña kasi nga, well, it was a elections, no, na para sa maraming Cebuano, dinaya yun ni Marcos. But in 1969 and in 1971, opposition ang boto ng mga Cebuano in both the senatorial, the national, and the local elections. So, sa isang banda, nariyan yung aktivismo, no, at kilos protesta sa pangunguna ng mga kabataan. Sa kabilang banda naman, no, nariyan yung traditional na opposition sa pangunguna ng pamilya Osmeña, no, at itong dahilan, no, kung bakit sa pagpataw ni Marcos ng batas militar in September 21, 1972, isa nga sa mga naging target niya yung probinsya ng Cebu, no? When Marcos declared martial law, sinupil yung lahat ng opposition, lahat ng resistance sa kaniyang konsentrasyon ng yaman at kapangyarihan sa kaniyang pamilya at kaniyang mga crony, no? Kinitil ng diktadura ang media, ang kongreso, ang Korte Suprema, no, at sinupil, no, yung mga civil liberties, yung karapatan na magpahayag, magkritisismo, no, sa estado, mag-organize, magprotesta. Pinalaganap ni Marcos yung matinding propagandang anti-communist, no, yung fascist ideology, no, na sinumang sa slogan, no, na sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan, no. In local politics, nabura sa mapa yung mga Osmeña, no. Serhing Osmeña was at the time he was in the US dahil nagpapagamot siya sa kanyang mga sugat na natamo sa Plaza Miranda bombing, no, kasi nga August 1971, that was the meeting the advance of the Liberal Party, pinabomba yun ni Marcos, no. Si Sergio Serge Osmeña III naman ay inaresto, no, he was the son of Serhing Osmeña at ibinilanggo sa Fort Bonifacio. Nakatakas lamang siya sa bilangguan noong 1977, no, at yun, pumuslit siya papuntang US. So, naging target din ng diktador ang mga pag-aari at proyekto ng mga Osmeña, no, yung 500 hectare na hacienda Osmeña sa Karkar, Cebu, ilangkin ng gobyerno sa ilalim ng programa sa reforma sa lupa, no, at yung multimilyong dolyares, no, na Cebu North Reclamation Project na dati hawak ng Cebu Development Corporation na pinamumunuan ng mga Osmeña, kinuha na yon ng Public Estate Authority ng gobyerno ng Marcos, no. Basically, naging relatibong tahimik ang Cebu sa mga unang taon ng batas militar. Dinomina ng mga aliado ni Marcos ang politika sa probinsya, nariyan ang mga Gulyas sa timog at ang mga Durano sa norte. Ang natatanging grupo na nanguna sa paglaban, no, ay yung underground, no, yung kilusang lihim sa pamumuno ng Communist Party of the Philippines at ang kaniyang armadong pangkat, ang New People's Army. Wala talagang presence ang NPA sa Cebu kasi nga highly urbanized yung Cebu, no. In 1972, sa kabila ng mga peking balita na pinapakalat at that time ng Philippine Constabulary, no, na meron daw upang bigyang katwiran, no, ang batas militar. Maraming mga activists na hindi nadakip sa pagpataw ng batas militar ay nagpasyang patuloy na lumaban, no, sa pamamagitan ng pagsanib, no, sa CPP tsaka sa NPA, at nadistino sila sa iba't ibang probinsya sa Visayas at Mindanao upang manguna sa pag-organisa ng lihim na pagkilos o kaya naman lumahok sa armadong pakikibaka doon, no. Matugumpay na nabuo ang mga larangang guerrilla ng NPA sa Mindanao at Samar noong 1973. You had naman sa Negros noong 1975, sa Leyte noong 1982, no, at sa Bohol noong 1985. Naging talamak ang pangungutang ng diktadurang Marcos upang pondohan ang mga dambuhalang proyektong pang-infrastruktura, no. So naging pilot area yung Cebu sa mga programang Rural Road ng World Bank at saka ng USAID, the US Agency for International Development, no. So 20 years naman kasi yung Marcos rule, no. So aabot sa, you know, 61 kilometers ng roads, 11 concrete roads, bridges, no, yung mga ipinatayo, no, as of the year 1982. Syempre, well, kapalit ng mga proyekto pang-infrastrukturang ito, yung pagsangla naman, no, sa kinabukasan ng mga ordinaryong Pilipino, no, na kasi nga
up to 2025, binabayaran pa natin, no, yung foreign debt ng Marcos years, no. Sa mandato ni Marcos, binuo niya yung Regional Development Investment Program, ibinenta, no, inilako yung probinsya, no, upang akitin yung mga foreign investors, no. Kaya nandiyan yung Central Visayas Regional Project, yung CVRP, no, na pinondohan ng $22 billion ng ano yan, World Bank. Sa tanging nito, itinatag yung Mactan Export Processing Zone, yung MEPS, bilang bahagi ng programa ng diktadura na ilako ang cheap labor, murang lakas paggawa ng Pilipinas sa dayuhang monopolyo kapital. Ginawa ding pang turistang aktibidad yung Sinulog Festival, dito yung nag-start, no, sa pangunguna ng Ministry of Youth and Sport Development, no, sa probinsya bilang bahagi ng mga pagsisikap na isulong ang turismo, no, upang palakasin ang lumulubog na ekonomiya at pabanguhin, no, ang imahe ng bansa na nadungisan ng kalagayan ng batas militar. No, hindi nalalayo, no, sa kalagayan ng iba't ibang bahagi ng bansa ang realidad sa Cebu sa ilalim ng batas militar, panunupil at paghihirap para sa karamihan at konsentrasyon ng yaman at kapangyarihan sa mga Marcos, kanilang mga crony, general at mga kaalyadong political dynasties. Ngunit, gaya ng ibang bahagi ng bansa, no, unti-unti ring naging lunsaran ang Cebu ng mga pakikibaka, no, at kilusang bayan laban sa pasismo at diktadura. Mahirap isustain, eh, no, yung isang economic model na nakabatay sa pangungutang sa mga dayuhang multilateral institution para sa mga malalaking proyekto na may bahid ng korupsyon, no, para sa pakinabang ng mga crony, no, at pamilya ni Marcos. Kaya sa pagtatapos ng 1970, no, yung dekada na yon, hinarap ng Pilipinas yung matinding krisis, no, na rumurok sa pagpasok ng bagong dekada. Ayon sa datos mismo ng gobyerno, pumalo sa 49.8% yung inflation sa taong 1985, habang 59% naman ng population ang itinuring na mahirap, no, or under the poverty line, ayon sa mga opisyal na datos. Kaya upang iligtas, no, ang kanyang sarili at patuloy na gawing lehitimo yung dictatorship, no, sa harap ng nagbabadyang pagsabog ng galit ng taong bayan, nagdao si Marcos ng isang palamuting eleksyon, no, para sa 165 kataong IBP, no, yung Interim Bantasang Pambansa. Ginanap yung elections on April 7, 1978, and this was dominated by the Kilusang Bagong Lipunan, no, o yung KBL. Ito ang political party ni Marcos, no, but instead, no, naging mitsa pa ito sa pambansang antas, no, sa higit na paglawak ng sentimientong kontra Marcos na nagsimula nang bumuhos, no, sa sunod-sunod na mga protesta sa lansangan. On the eve of elections, April 6, 1978, niyanig ang buong Kamaynilaan sa isang noise barrage na nagpahayag ng suporta sa oposisyon, no, na nakatipon sa partidong Lakas ng Bayan o Laban ni Benigno Ninoy Aquino Jr., no, so yan diyan yan, no, Laban, no. Sa Cebu, nangyari yung hindi inaasahan, no. Lilampaso ng opposition yung Marcos Party, yung KBL, no, kabilang yung mga Gulyas, yung mga Dorano. These were the top political dynasties. Even si Lito Osmeña was at that time, no, he was an Osmeña, but after 1973 nang pinalaya siya from arrest, no, being arrested, ay pumanig siya kay Marcos, no. Talos na lahat, no. Out of 15 opposition na ano yan, no, candidates which won all over the country, 13 doon nagmula sa Cebu, no, yung kanilang partidong tinatawag na Pusyon Bisaya, no. And sumula sa panahong ito, naging tampok na ang Cebu bilang isa sa mga sentro ng opposition kontra Marcos. Sasama ang mga Cebuano, no, sa daluyong ng protesta na nagsisimula ng pumutok sa iba't ibang panig ng bansa. Maalala natin na nauna nang binasag ang katahimikan ng batas militar nang naglunsad ng welga ang mga manggagawa ng La Tondenia, no, that was October 1975, no. Lumabas na ulit, no, yung mga students sa lansangan nang idinaos yung boycott movement, no, against sa tuition increase, no, noong 1977, no, marami, libu-libo mga estudyante yon, no, bumuhos ulit sa mga lansangan, no. And it was in 1979, no, na itinayo yung provincial formation ng League of Filipino Students doon sa Cebu.
No? Yung LFS kasi isa yan siya sa mga mass organizations ng mga students na binuo upang konsolidahin, no, ang mga napakilos sa boycott movement against the tuition hikes in 1977. Nagtayo yung LFS ng mga balangay sa University of San Carlos, St. Teresa's College, Southwestern University, at sa UP Cebu College. No? Naging tampok na usapin, no, na nagpakilos sa mga students during this time yung tinatawag nila na Democratic Reform Movement. Yung panawagan nila, kailangan ibalik yung mga konseho ng mag-aaral. Kailangan ibalik yung mga publikasyon, no, kasi nga, pinadlak, isinara na diktadura, no? Yung another issue din nila, yung tuition increase, no? Sa gitna ng daluyong na ito, nabuo rin yung local na chapter ng College Editors Guild of the Philippines, yung CEGP, isang alyansa ng mga mamahayag, no, sa campus, at saka yung National Union of Students of the Philippines, no, at this time, dati kasi under Edgar Hopson, pre-martial time, it's a reformist org, no, this time nahawakan na siya ng mga radikal, no. Noong Setyembre 1980, naganap ang kauna-unahang boycott sa Cebu sa pagprotesta ng mahigit 2,000 students, no, from the University of San Carlos laban sa pagtaas ng mga matrikula. The same year din, no, marahas na binuwag yung isang protesta na anti-tuition increase sa Southwestern University at nagresulta ito sa pagbaril-patay ng isang estudyante, no, Muslim yon, na student leader si Bashir Majid. No, bilang reaksyon, binuo ng mga students in Cebu, no, yung tinatawag nilang Concerned Students for Human Rights. Kabilang sa mga unang nagsagawa ng pag-organisa sa mga communities during martial law, yung mga religious organizations, no, tulad nitong SCAPS, no, Share and Care Apostolate for Poor Settlers, no, na that was organized by the Archdiocese of Cebu. Nandiyan din yung Visayas Secretariat for Social Action, United Church of Christ in the Philippines o yung UCCP, at ang Visayas Ecumenical Movement for Justice and Peace. Nanguna yung mga organizations na mga ito sa pagbubuo ng mga tinatawag na mga BCC or BEC, no, yung Basic Christian Communities o kaya Basic Ecclesial Communities, na mga sentruhan ng kolektibong pagkilos at damayan, no, ng mga mamamayan. Nag-organisa rin, no, yung mga maralitang lunsod, no, urban poor, no, informal settlers sa Barangay Alaska Mambaling, sa Barangay Bariolus, no, sa North Reclamation in Cebu City laban sa malawakang demolisyon. Ang mga pakikibakang ito ang mga naging batayan sa pagbubuo ng isang koalisyon ng mga urban poor sa Cebu, yung panaghugpong sa mga kabus nga taga Dakbayan o yung panaghugpong. Kabilang na yung Bariolus Confederation of Organizations dito, yung BRUPA, Rodriguez Urban Poor People's Association, yung SUBA, Barangay SUBA Residents Association, SURA, Kristohanong Katilingban sa Pasil o CRISCAPA, MacArthur Highway Residents Association, MAPRA, Mandaway City Urban Poor People's Association, MACUPA, tsaka yung Alaska Mambaling Confederation of Organizations. Dito din nagsimula din na mag-organize yung nagkahiusang drivers sa Sugbo o NADSU. No, this was an association of drivers, no, na inorganize la 17 major na mga jeepney routes, no, within Metro Cebu. In 1979, December 10, this was Human Rights Day, no, abot sa 3,000 katao yung lumahok, no, sa protesta, no, sa Fuente Osmeña. Brutal itong binuwag ng mga pulis, no, and dinakip si Father Rudy Romano, no, isa sa mga protest leaders at that time, at pinalaya na lamang siya after sa intervention ni Senator Jose Diokno of the Free Legal Assistance Group, no. Itong si Father Rudy Romano, magiging familiar face yan siya, no, in the protest movement in Cebu, kasi nga he would lead the Coalition Against People's Persecution, yung nagkahiusang Sugbo alang sa demokrasya or yung NASUD. Itong mga ito yung magiging local na formations ng bagong alyansang makabayan or bayan, no? And mula sa puntong ito, magiging regular na pangyayari sa Cebu yung mga marahas na confrontation ng military, no, trying to disperse, no, itong mga kilos protesta. Nang inanunsyo ni Marcos yung paglunsad ng isang pambansang eleksyon noong 1981, kung saan sasabak siya muli sa pagkapangulo, sinuportahan ng opposition in Cebu yung panawagan ni Salvador Laurel, no, para sa boycott, kasi para sa kanila
this is another moro-moro, no? This is another fake elections na pagpapabango lamang sa dictatorship. And hinubog ng ganitong boycott campaign ang isang malawak na nagkakaisang prente sa pagitan ng militanteng kilusang protesta at mga kilalang leader ng traditional opposition, no? Tulad nila Valentino Legazpi, Antonio Cuenco, sila Dodong Holganza Jr., George Baladhay, at saka itong si Inday Nita Cortez Daluz, no? Nasikat noon, meron siyang radio program, no? Mula sa kampanyang boycott na yan, nabuo yung, yun na nga, yung nabagay ko kanina, yung NASUD, no? Yung nagkahiusang sugbo alang sa demokrasya, which later became Bayan. Tumindi pa yung mga pagkilos after pinaslang si Ninoy Aquino on August 21, 1983, and umabot sa ano yan, regular, no, aabot sa 10,000 katao yung mga sumasama sa mga lingguhang protesta, no. Some of those protests include yung Jogging for Justice, no, sa Fuente Osmeña. Nabuo yung, this was the time na nabuo yung Alliance of Concerned Teachers sa Cebu sa pangunguna ni Ma'am Beth Enanoria, habang tinipon naman yung mga progresibong negosyante, mamahayag, at iba pang mga professional sa organization na tinatawag na Professionals Forum sa pangunguna ni Professor Zenaida Uy ng University of San Carlos. It was also in 1984 na pumutok yung isang welga sa Visayan Glass Factory sa Barangay Guadalupe in Cebu City. No, ang welga nito ng isang militant chapter ng Associated Labor Union, ito yung dinahas ito ng pulis. No, unang beses, this was the first time na ginamitan yung mga protesters in Cebu ng tear gas, no? And nagbunga yung episode na ito sa pagbubuo ng local chapter ng Kilusang Mayo Uno, no? Binuo rin during this time yung Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o yung KMP, na tumutok naman sa organizing ng mga magsasaka sa Balamban at Tuburan, no, mga towns, no, outside of Metro Cebu. Isa pang pihit ng sitwasyon sa Cebu yung marahas na protesta sa Cebu Provincial Capital na sumiklab noong May 19, 1984, no, dahil nga galit yung mga tao kasi ano daw, may malawak na pandaraya sa eleksyon, no, sa batasang pambansa, no. Yung pagbabaril ng mga otoridad, no, sa isang kabataang nagprotesta, namatay yan, si Raul Pintoy, no, nagpukaw pa sa mga Cebuano na sumama sa sumunod na mga protesta, no, kabilang na yung May 26, 1984 na march towards Fuente Osmeña, no, na nilahukan ng 15,000 katao. From September 1984 up to September 1985, pinangunahan naman ng bayan yung mga serye ng mga welgang bayan. No, yung welgang bayan, this is a combination of protest rallies, mga marches, mga barikada sa mga choke points in different parts of the city, and paralyzation, no, of the economy and public transportation. Nabanggit ko kanina, no, yung CPP tsaka yung NPA, no. Sa taong 1985 na lang nakapasok yung NPA, no, sa Cebu. Nagtayo sila ng isang larangang guerrilla sa norte, no, sa may ano yan, sa may Carmen, sa may ano yan, northern Cebu, no. Sinimulan din nila yung mga tinatawag na mga operasyong partisano, no, or sparrow operations sa iba't ibang bahagi ng Metro Cebu, no. Now yung Marcos dictatorship, tinugunan niya yung ganitong pagdaluyong ng kilusang anti-diktadura sa tanging paraan na alam niya, sa pamamagitan ng mga crackdown at malawakang pag-aresto sa mga aktivista at kritiko. No, on January 8, 1985, no, ni-raid ng mga pulis, no, yung pulong ng siyam na leader estudyante sa isang bahay sa Gunob in Lapu-Lapu City, no, and pinalaya na lamang yung ano tinatawag that time na Gunob 9 sa harap ng matinding reaksyon mula sa publiko, no. Maraming mga arrests at that time, no, but tulong nabanggit ko kasi nga yung parents ko naging part niyan sa Gunob 9, no. Isa sa mga tampok din na cases of human rights violation yung pagdukot kay Father Rudy Romano, no, on July 11, 1985. Ano siya, no, nawala na siyang bigla, no. Dinukot siya ng mga hinihilalang ahente ng militar at hindi na siya nakita pang muli, no, hanggang sa kasalukuyan. Now, 1986, naglunsad ulit si Marcos ng isa pang halalan, no, kasi nga galit na yung mga tao, no, so kailangan niyang pabanguhin ulit yung kanyang sarili.
Ngunit yung galit ng taong bayan sa matinding pandaraya, ito yung nag-apoy ng popular na pag-alsa matapos yung isang bigong kudita ng mga sundalo, no, yung reform the armed forces movement, no, sila na yan, sila Gringo Hunasan yan, sila Enrile tsaka sila Ramos, no. And hindi lang limitado sa Kamaynilaan ang mga pangyayari ng popular na pag-alsa sa EDSA. On February 22, 1986, nagsalita pa sa harap ng libu-libong mga Cebuano si Cory Aquino in Fuente Osmeña, no? At ito rin yung panahon, no, to escape yung mga military agents na tinitil siya, kinanlong siya ng mga madre sa Carmelite Monastery sa Cebu bago siya nakabalik, no, sa Maynila, no? Tuloy-tuloy ang protesta sa mga kalsada ng siyudad ng Cebu at sa ibang bahagi ng bansa hanggang sa napatalsik nga ang diktadura on February 25, 1986. So sa wakas, no, napalaya si Marcos mula sa Malacañang. Subalit, no, looking back, no, makikita natin na nananatili pa rin, no, yung sistemang panlipunan na dominado ng ilan at ng dayuhan na siyang pinakaugat sa paglitaw ng isang pasistang diktadura, no. Kaya tuloy pa rin ang laban para sa demokrasya, para sa panlipunan ng hustisya, para sa ating karapatan hanggang sa kasalukuyan. Ano pa man, ipinakita ng kasaysayang aking inilahad, no, kung paanong sa paglaban ng tiraniya, dito nahuhubog, no, at lumilitaw ang pinakamahusay, no, na katangian ng mga Cebuano, at hindi lang ng mga Cebuano, no, maging mga tayong lahat ng mga Pilipino, mula sa paglaban ni Lapu-Lapu sa mga naunang Europeong kolonyalista, paglunsad ng pag-alsa sa 3 de Abril 1898, no, ni Leon Quilat laban sa mga Espanyol, paggamit ni Vicente Soto ng periodismo upang ilantad ang pang-aabuso ng mga Amerikano during the American colonial period, hanggang sa pagtindig ng mamamayan laban sa diktadurang Marcos. Dito na siguro ako magtatapos. Maraming salamat sa inyo.